Hello everyone, I am Mitch and I am from the city tourism of Puerto, Princesa. And welcome to this episode. Joining us this morning, we have some members of Puerto, Princesa, Banuat Dance and Arts. We have Brian, Grace, and Trisha. And due to popular demand, they are back. Highly requested, the mga co-hosts. We have, of course, from the City Tourism family, we have Kuya Rene, Ate Lalaine, and Kling! Ready na ba tayo, mga guys? So, samahan po ninyo kami as we explore Sabang Mangrove Paddle Boat Tour at Sabang Falls. Kaya, tara na! Sa ikalawang bahagi ng ating pagbisita sa Northwest Circuit, mga attractions mula naman sa Sitio Sabang ang ating pupuntahan. Mahigpit ang pinatutupad na health protocol sa Pambi Checkpoint bago makapasok sa loob ng Sitio Sabang. At mga kaibigan, nandito na po nga kami sa Mangrove Paddle Boat Tour! At handa na po namin i-explore ang mga century-old mangroves na matatagpuan po dito sa lugar. Pero papansinin natin ngayon yung kanila pong mga health protocols. Kahit meron ng mandatory sanitation protocols sa checkpoint, the CBST management are not taking any chances. Sa mga sites, meron ding mga facilities para sa hand washing at temperature checking bago payagang sumakay sa bangka para matiyak ang safety ng kanilang mga bisita. At habang nasa paddle boat tour, nagkaroon kami ng pagkakataong makakwentuhan ang presidente ng Sabang Mangrove Paddle Boat Tour Guide Association Incorporated na si Sir Nestor Elihan. Ang ginawa po namin, nagpa-meeting po ako. Tapos may mga bagay po ng station namin, yung opisina namin na medyo sira. Nag-meeting ako kung payag sila na ito'y gagawin namin. Para habang lockdown po, walang bisita, may kikitain kami. Sinusulduan po kami ng samahan. So, pagbabago po, siyempre, una po, susunod po tayo sa health protocol po. Dati sir, itong boat natin, ilan po ang capacity? Ito po, sampuan po ito. Ngayon po, ang napag-usapan po namin, baka lima na lang po or apat. Kasi sa social distancing po. Dito na po tayo ngayon sa mga century-old na mangrove trees natin. Kaya po, makikita niyo po kung gano'n sila kataas. So yung bakawan po kasi, sila po yung nagpuprotekta sa atin sa baha. Kaya yung ibang tao po, hindi nila alam yun. Hindi lang nila alam yun kung gano'ng kahalaga yan. Kaya pinuputol nila ng walang pakundangan. So yun pang pinipilit ng sama natin na ipalam sa buong komunidad kung gano'ng sila kahalaga. Nakangat po yung ugat nila para ma-filter po nila yung mga basura na hindi magtuloy-tuloy doon sa karagatan natin. Yung wildlife po natin dito, sir, unggoy, maliban sa amin. Marami pong unggoy, bayawak po, ahas po yung mangrove snake. Mayroon po tayo ng mga wildlife na yun po, hindi po natin talaga maasahan na dito sila lagi-lagi. Kasi po, mayroong seasonal. Ibon po, mayroon tayong Palawan hornbill, mayroong mga woodpeckers. Ito na yan, may tatlo tayong uri ng woodpeckers dito. Meron pong mga mayna. Pag summer po, maraming mayna na kadapo dito. Ito naman na pinagawa po natin noong 2014, I think, yung pag-unang ano ng UNDP sa atin. Para po may experience naman po ng mga bisita natin na maglakad sa boardwalk at makikita po yung lambakawanan. At dadaan po kami dito, mga kaibigan, sa kanilang boardwalk. Bahagi po ito ng tour dito po sa mangrove para po hindi lang po makikita through boat. Kung hindi, sa boardwalk na to ay madadaanan po natin at mas malapitan po natin makikita yung mga century-old trees ng mangrove. Kaya tara, enjoy po natin ang magandang view dito. And then, papakita natin kung paano po, saan ba galing yung isa po exotic food na matatagpuan dito sa Puerto Princesa, yung tamilok. Kaya, tara, maghanap tayo. Ang
ang Tamilo po ay nakikita sa mga patay na bahagi po ng mangrove o kahit na anong uri ng puno, pero usually po mangrove. So, mukha pong meron kami makikita, ayan po, nakita nyo yung pinagdaanan niya at saka mga butas-butas. So, posibleng meron pong tamilok dyan. Mamaya, magkakaroon tayong challenge. Yung mga hindi pa nakatikim ng tamilok, mag-ready. Sila po ay titikim ng tamilok for the first time. Ready na ba kayo? Yes naman. Hindi ikaw, palakain ka ng tamilok eh. Yeah. Ready na kami pa ano, may suka. May suka. May suka. At mga kaibigan, pabalik na po kami mula po sa 1.2 kilometer na tour dito po sa mga century-old mangroves. Nakita naman po ninyo talaga naman na sa laki ng ugat at sa laki po ng katawan ng mga mangroves na to, eh talagang matagal na panahon na nandito na po sila sa atin at alam natin kung gaano sila kahalaga sa atin pong kalikasan. Isa po dito yung pinoprotektahan po nila tayo. Kaya halika, enjoy tayo sa ating magandang view! Ta-na-na! Inimbitahan ko po ang lahat ng kababayan natin sa Palawan na kung may pagkakataon po silang pumunta ng Sabang at may extra pa po silang oras, pwede po silang dumaan o magsaglit dito sa atin sa Sabang Mangrove Paddle Boat Tour. At sinisiguro ko po na ma-enjoy din po nila ang pagbisita nila. At natapos na po yung tour natin. So, inanyahan po natin kayo kung may gusto kayong magtanim ng souvenir mangrove tree natin. Sure! So, this is an optional activity dito po sa Mangrove Paddle Boat Tour na pwede po kayo magtanim ng mangrove after po ng tour ninyo para maging bahagi tayo ng preservation and conservation ng mga mangroves na ito. Kagaya nito, mga bagong tanim po yan. At yun yung gagawin po namin dito. Magtatanim po kami. Isa sa mga dahilan kaya nakilala ang lungsod ng Puerto, Princesa sa buong mundo ay dahil sa commitment nito sa environmental preservation and protection. Sa katunayan, meron tayong okasyon na ginaganap taon-taon ang Love Affair with Nature tuwing February 14 kung saan libo-libong tao ang nagtatanim ng bakawan sa mga coastal area ng Puerto, Princesa. Sa isang bansang tropical na kagaya ng Pilipinas kasi, napakahalaga ng pagkakaroon ng mga bakawan. Bukod sa proteksyon sa mga natural na kalamidad, tahanan din ito at breeding ground ng tinatayang 66% ng mga isdang nahuhuli sa dagat. At pagkatapos naming magtanim, oras na para sa ating Tamilok Challenge! Kaya niyo to? Sarap! Ito kayo mamaling, makaganda mo. Masustansya. Diba? Try niyo. Makakalimutan yung pangalan niyo. Anong lasa? Lasang bakawan. Ganyan! Sa mga subo. Okay. Hawakin na yung subo na. Okay, go! Sabi mo yun. Sarap. Ano masabi niyo? Masarap. Ha? Masarap. Saan ka, hoy? Naalikabok. Pero masarap. Pag may kalaman. Ready, set, and... Totoo, ha? Ako naman, madulas lang. Pero lasang kahinga. And we have conquered the Sabang Mangrove Paddle Boat Tour. At syempre, sunod naming pinuntahan ay ang Sabang Falls. At from Sabang Wharf ay kaya pong ihatid tayo ng sasakyan up to this point only. At pagkatapos tayo po ay maglalakad papunta po doon sa Sabang Falls. It will take at least 15 minutes po. Depende sa bilis ng lakad ninyo. So guys, ready na ba? Yeah! Yay! Ready na kami! While we are enjoying the beautiful view ng dagat! Isa sa mga pinakabagong CBST sites sa Puerto, Princesa ay ang Sabang Falls na pinamamahalaan ng samahan ng katutubong Tagbanwa.
Tinatawag nila itong Piamaluguan Falls sa kanilang lingwahe. And as you can guess, the basic health protocols here are also fully implemented. Bago namin simulan ang 10 minutong paglalakad papunta doon sa falls, kailangan picture muna! Mag-e-enjoy habang naglalakad patungo ng Sabang Falls dahil ang mabatong trail halos katabi lang ng dagat at kitang-kita at mag-e-enjoy sa view ng West Philippine Sea. At isa lang po ito sa mga magagandang view dito sa Sabang Falls! Ang laki ng bato! Tingnan nyo naman! Nalululat na ako! Habang ine-enjoy na aking mga kasama ang ganda ng Sabang Falls, nakipagkwentuhan ako sa presidente ng Samahan ng mga Katutubo, Piamaluguan, Sabang Falls na si Ma'am Norma Francia. Kami po mga membro, nung panahon ng lockdown, ay nagkanya-kanya po kami. Sarili po namin pamamaraan kung paano kami mabubuhay at kumita. Tulad po ng magpananim ng gulay, at tulad ng mga saging ano pa na para ibenta para magkaroon po kami ng pinagkikitaan namin mga membro. Maliban po sa water falls namin dahil nag-lockdown na. Pero hindi po namin pinabayaan yung area namin. Mayroon po kaming pagrurotisyo ng maglilinis habang nag-lockdown upang hindi namin mapabayaan yung aming area. Sinunod po namin ang mga requirements tulad ng protocol. Social distancing, face mask, face shield, mayroon po kaming mga rubbing alcohol, at mayroon po kaming yung floor man namin na linalagyan ng sunrocks para doon makapakang tao, at mayroon po kaming lababo sa harapan para hugasan ng mga tao. Ako po nanawagan sa lahat ng mga local naming mga kababayan, na kami po ay handang-handa na. Welcome po kayong magpunta dito sa Sabang Falls. Sa ngayon, simula ngayon, dahil kami po, ang aming tubig ay napakalakas. At masaya rin po kayo habang lumalakad kasi nasa tabing dagat. Pumunta na kayo dito sa amin, magligo sa aming tubig. Oh, napakaganda at napakalakas. Ito po ang kakaibang karakteristik ng Sabang Falls. Mula po sa itaas, kung saan nagbumula ang tubig mula sa isang spring, bumababa ito pababa at pagdating dito, siya ay pupunta sa karagatan. So, kailangan po talaga masubukan ninyo na puntahan ito pong Sabang Falls. At bago umuwi, hindi rin namin pinalagpas ang pagkakataong makapagpa-picture sa madadaanan din namang isang kilalang kuweba dito sa Sabang, ang Elephant Cave. And that ends our adventure today! Marami pong salamat sa inyong pagsama sa amin! But behind us po yung famous na Elephant Cave, and sometime ago, siya po ay ginamit sa palabas na The Amazing Race. Ayan! Sa Philippines, okay? So once again, thank you so much! Thank you! Nag-enjoy pa kayo, guys? Yes! I hope nag-enjoy din po kayo. Until next episode, Mitch Meneses here. Bye!